Hi, OG. I'm Maro Santiago, an industrial engineer, OFW po, from Singapore. Nandito po tayo sa aming hometown, Teresa, Rizal. Ito po yung aming main house. Dito po nakatira ang aking mom, dad, nieces, and my sister-in-law. As OFW, every time na umuwi po tayo, sometimes we realize kailangan natin ng space, kaya po nagpatayo tayo ng loft extension. I'm a big fan of OG. Lagi po ako nanonood noon. Nakikita ko po doon farmhouses, rest houses, A-frame, different houses po. And this time naman po, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aming loft extension. Tara, tuloy po tayo. Garage po siya dati, and then eventually naisipan po namin na magpa-extend ng loft dun sa taas para po ma-maximize yung space. Tara, tuloy po tayo. Welcome to my loft. The look of this space is black sophisticated. Ito po yung ating main entrance. Pagpasok po natin, bubungad sa inyo itong ating foyer. We use this laminated fluted sa color of ash black. And we put on also yung tiles na polish para meron siyang reflection. Gusto ko lang is like from overseas, pagdating ko dito, meron akong space na matitirahan for me with my friends. Kahit i-invite ko sila dito, okay lang dahil meron kaming sariling kitchen, toilet. This is our toilet and bath. We use here a sliding door para po masave yung space. And we have here a sink, toilet bowl, and shower. So, ito po yung pinaka-favorite na spot ng loft kasi I use a fluted panel dito sa likod ng toilet bowl, which is very rare. We put in here para mag-give ng accent. And then, this wall po, we use uni tiles para po mura lang siya. Tapos, but then, if you can see, para siyang marble. It gives a luxurious feel. Paglabas po natin ng toilet, akala nyo po ito wall, pero it's a cabinet. Tapos dito ko na-store yung mga clothes ko and other stuff. And ito po yung ating living area. Dito po natin nilalagay yung TV. And if you can see, ginamitan natin again ng fluted. This is a glass, not a mirror. May reflection lang siya. Pininit natin ng black dun sa likod. And this is a corner. Kaya ginawa natin L-type na combination ng glass is to reflect itong portion na to and then the other side para medyo lumaki naman yung looks ng living area. I got the idea of this from the luxury stores. So every time pumapasok ako doon, titingin-tingin ako ng mga design kasi I well appreciated those designs coming from those. Sa ilalim naman ng hagdan, nilagyan natin siya ng mga pebbles and rock formation. So, meron tayong combination ng wood, cement, glass, stone, meron tayong metal. And this display naman po is more on mga airplanes. Kasi currently, doon po tayo nagbo-board sa aviation company. Kung mapapansin nyo dito, meron akong kantas. This one represent my brother in Australia. And then, I have here Emirates, which is for my another brother. Actually, they are twin. Nagtatrabaho naman siya sa Kuwait. Meron tayo ditong Philippines, of course. And doon sa pinakataas niya is Singapore. Kasi doon ako mismo nagwo-work. Ito naman po yung ating kitchen. It's 12 square meter. Ang
cabinets natin is color black. It's a matte black. Then, yung ating ref, nasa loob po ng cabinet na to. So, being a minimalist, yung cabinets natin, kahit cabinets natin, wala siyang mga handle. Lahat ng mga stuff ko, na-store ko lang siya dun sa mga panels. And then, this is our center island. So, ito pong kitchen natin, kalapit ng balcony, para habang kumakain tayo, bukas lang natin tong ating sliding door to add the space. So, lalagyan na lang natin ng additional chairs o small table dun sa labas. And mapapansin po ninyo dito, marami po tayong mga frame rails kasi nilagyan po natin siya ng screen para hindi po malamok. The size of this space is 34 square meter. Then, yung pong loft natin is 12 square meter. And meron po tayong 10 square meter nung kadugtong nung loft. Tara, akyat na po tayo sa loft. This is my loft. Then, this is my bed. Dito po ako natutulog. And I use my bed sheets na color white kasi gusto ko po yung hotel vibes. I preferred frameless tempered glass para po it looks more spacious and para feel ko na din yung high ceiling po. Isa sa mga ikinatutuwa ng friends ko ay ang space na to. Nagugulat sila dahil may balcony pa pala dito. So, tara. Labas po tayo. And dito po kami nagtatambay ng mga friends ko. Minsan nagko-coffee kami and wala, nag-relax lang. Ang construction cost ng loft extension na to is 1.7M. Medyo nagmahal siya dahil sa mga glass na ginamit namin, tempered glass for the staircase. Meron din tayong mga glass panels, wall, and sliding doors. Meron din tayong ginamit na countertops, granite, that made it pricey. That ends our tour. This project is very special to me kasi dugot pawis ang pinuhunan ko dito. Sana na-inspire ko kayo. And kung kaya ko, kaya din po ninyo. Thank you very much. Thank you, OG. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.